Hi guys, welcome back to my channel. So if you want to know how to achieve this look, just keep on watching. So ayan guys, kung mapapansin nyo, ang aking mata ay hooded talaga siya. So ito yung aking normal crease. Crease. Ayan. So wala talaga akong makikita ang eyelids guys. Ayan. So ayan. Using this eyeshadow, yan yung ating gagamitin para sa ating transition shade. Ayan, tak-tak lang natin yung excess. And then, blend lang natin siya sa all over our eyelids, guys. Ayan. So, bine-blend ko siya. Outwards. Inwards pala, guys. Ayan, all over. Papasok. Ayan, so magkikreate tayo ng shadow na kumbaga yung gagawin natin na panibagong eyelids natin guys. Ayan, so mas in-intense ko pa yung ating transition shade. Ayan, in-intensify ko lang. And then, kumuha lang ako ng malinis na brush. Ayan, inano ko lang yung gilid. Yung edges natin. Ayan, so nilinisan ko lang, blend ko lang para to avoid harsh lines. Ayan, blend lang natin siya. Ayan, blend lang. And then after nyan, using this small blending brush, ayan, para siyang pang detail talaga, no? So, maliit na lang siya. And this, ayan, yung matte na yan na brown na eyeshadow, yan yung, ayan, tak-tak lang natin yung excess para maiwasan natin mga fallouts, guys. And then, ayan, dyan natin siya ilalagay sa outer corner lang ng ating eyelids. Natin siya. So, tinaasan ko siya ng konti. Talaga in-exage ko talaga. Pero talagang tinaasan ko, di ba? Kung mapapansin nyo. Yung normal na at na crease natin, ayun lang. Yung may linya na yan. But then, ayan, tinaasan ko nga siya. Kasi nga, cut crease ngayon natin gagawin. At since wala nga tayong eyelids, napakaliit lang ng space ng mata natin, so lalakihan nga natin siya. Ayan, then naglagay inner corner. Ayan. So, guys, dapat ang gagamitin nyo dyan is matte eyeshadow lang. So, kung ano yung ginamit ko, similar, pwede nyo gamitin, basta matte. Matte eyeshadow. So, mamaya, malalaman nyo yun kung bakit kailangan matte eyeshadow yung kailangan nyo gamitin. So, para nag-create lang ako ng half moon. Ayan. Diba, may cut, ano na tayo. Mas malaking, mas malawak na space na eyelids. Ayan. So, mas in-intensify ko pa yung aking eyeshadow Jenna Brown. Ayan guys. Ayan. Diba? Mas malaki na yung space natin. And then, using a clean blending brush, ayan. Same as well yung mga edges nga niya. Ayan. Bine-blend lang natin. Para nga, harsh line. Maiwasan natin yung harsh line. Ayan. Blend lang natin siya. And then using this concealer brush, any concealer guys, pwede nyong gamitin dyan. So ang technique ko dito, naglagay lang ako dyan sa pinaka
sa may lashes part ng aking mata, and then titingin ako sa taas, and then kung hanggang saan umabot yung concealer, dun ko siya i-outline. Ayan. So, yan na yung ating panibagong crease. I mean, panibagong eyelids, diba? Ayan na, mas malaki na siya. Mas malaki, mas malawak. Ayan. Then, biniblend ko lang yung mga edges niya using my finger. Ayan. And then, using this shimmer shade na yan, yung shade na yan, actually, kinamay ko lang kasi I believe na kapag yung finger yung ginamit mo, mas ma-intensify niya yung kulay. Yan, yung color niya. And using this shade naman, so darker shade ng yan. So smudge lang natin yung mga gilid. So para mag-blend siya doon sa ating outer corner ng ating eyelids. Ayan. So kung anong ginagawa ko, yan, tingnan niyo lang guys, 'di ba? Kumbaga para na smooth, ini-smoothen lang natin yung nilagay natin na concealer kanina. Para no harsh lines. Ayan. Blend lang natin magkabilang dulo. I mean, magkabilang kilid. Ayan. So, blend lang natin. So, gilid-gilid lang guys, ha. Huwag nyo, ayan, gilid lang. And then, ayan. So, pati rin pala sa taas yan. Ako din. Yan na. So guys, kung mapapansin nyo guys, paiba-iba yung ating ilaw kasi nga dumidepende lang ako sa bintana kasi nakatapat lang ako sa bintana. Kaya yan, kung mapapansin nyo, maliwanag. Kung mapapansin nyo, madilim minsan. So ayan. Yan, kinurl ko na din yung aking lashes and then naglagay na rin ako ng mascara. Yan. So very important kasi sa kinikurl nyo yung lashes nyo bago nyo lagyan ng mascara. And then, naglagay na rin pala ako ng very thin lang na eyeliner dyan. So, manipis na manipis lang na eyeliner, guys. Para mas mas kita yung inyong ginawang eyelids. Hindi siya matatakpan. And then, using this eyeshadow, yung ginamit natin na transition shade kanina na eyeshadow, yun din yung gagamitin natin sa ating lower lash line. So, in-smudge ko lang yun dyan para mas smoothen out lang yung ating lower lash line. Ayan. Blend lang natin siya sa ating lower lash line. So, in-smudge ko nga lang. So, para nga mas smooth out lang natin yung ating mata. Ayan. And then, after, ayan, so kung mapapansin nyo, naglagay na ako ng aking lashes. And at the same time, naglagay lang ako ng highlighter sa aking brow bone and sa aking inner corner ng aking mata. Ayan. So, para mag-pop lang yung ating mata. And naglagay lang ako ng mascara sa aking lower lash line. And nagkapit din ako ng aking lens. So, nakalimutan ko kasi kanina. But guys, this is the final look. Ayan, soft glam, cut crease. Ayan, so kung mapapansin nyo guys, di ba? Dito, naglagay din ako ng picture dyan. So, kung mapapansin nyo, ayan lang yung ating eyelids, di ba? Pero, ayan, ngayon, eto na yung panibago. Napakalaki ng difference niya talaga. Ayan. So, paiba-iba nga yung ating
ilaw nga ngayon kasi nga dahil naka-depende lang tayo sa bintana, guys. Bintana muna tayo ngayon. Wala pa tayong ring light. So, bala ko rin bumili ng ring light. So, wala pa kasi ako makita dito. So, kapag nakabili tayo, at least, stabilize na yung ating ilaw. So, guys, ayan na yung ating soft glam. Soft glam na yan. Para sa akin, soft glam. Cut crease at the same time. Ayan. So, hope you guys like it. Ayan. Pwede rin siyang pang night out. Kasi medyo smoky siya ng konti. Ayan. Thank you guys for watching.